purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara ang kaaya-ayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin nyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita'y nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang maririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labahan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap na narinig ng isang malakas na tunog ng tamboli.
Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai na nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang mga usok tulad ng usok ng isang pugon. At ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kirubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po tayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila
ngunit hindi nakakikita. At nakikinig, ngunit hindi nakaririnig. Ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon, mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas sa palakpak ng pasasalamat at papuri para sa kanya, mga kapatid. Siguro ho, ilang araw na tayong pinaninerbios ng napakasamang bagyo o panahon na ito. Itong bagyong ito, super typhoon. Mga kapatid, ilang araw ko na sinasabi, kahit inuulan tayo dito, pero umaaraw pa rin, huwag nating kalilimutan. Ipagdasal ho natin, alalahanin ho natin, unahin nating ibigay, ibulong sa Poong Jesus Nazareno ang kaligtasan ng mga kababayan nating direktang sinasamantala o sinasalanta ng bagyong ito. Lalo na sa Cagayan, sa Northern Luzon, sa Ilocos, at yung mga iba't ibang probinsya pa na sinasalanta ng bagyong ito. Alam nyo, kung hindi ako nagkakamali, eksakto isang buwan ang nakakalipas, tayo po ay nagpunta sa Cagayan, no? Naikwento ko na po ito ng ilang beses sa inyo. Nagpunta tayo ng Cagayan, nagdala tayo doon ng tulong para sa mga kababayan natin doon sa Cagayan. Hindi ko makakalimutan yon, hindi lang dahil sa first time. Minsan nangingiti na lang po ako, hindi lang dahil sa 15 oras na itsura namin sa likod ng truck papunta doon. Pero may isang hindi ako makakalimutan. Nung pinicturan ako at nagpicturan kami sa likod ng mga kasama kong volunteer, habang nakahiga kami sa mga delata, pinadala ko doon sa aking dating kasamang volunteer sa dati kong simbahan sa San Felipe, sa Mandaluyong. Nung sinend ko sa kanya, ang sagot niya sa akin, dalawa. Una, sabi niya, nakakamiss naman yan, Father. At yung pangalawa, ang mas hindi ko makakalimutan, sabi niya, ngayon, Father, alam mo na kung anong pakiramdam namin sa likod noon pag nag-aayuda o pag nag-re-relief operation tayo. Ngayon, alam mo na kung anong pakiramdam. Alam niyo sa ating ebanghelyo ngayon, muli nating narinig ang tanong ng mga alagad, Panginoon, bakit ba kailangan mong gumamit ng talinghaga? Parable. Pag sinabi nating talinghaga o parable, ito'y mga kwento ng buhay. Hindi ito imbe-imbento lamang ni Kristo. Ito ay totoong buhay ng mga tao noon. Ng mangingisda, ng mambubukid, ng mga ngalakal. Yung ginagamit na kwento ni Kristo sa kanyang pagtuturo ay kwento ng totoong buhay ng mga tao. Kaya nung nagkatawang tao ang Diyos, ang ganda nung ating unang pagbasa, ang Panginoon ay bumaba sa bundok ng Sinai
para makita ng mga tao. At ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya nung bumaba ang Diyos at si Kristo ay naging tao, hindi lang niya pinanood, hindi lang niya pinakinggan, hindi lang nila pinagpiestahan ng mga alagad niya ang buhay ng mga mahihirap, ng mga may sakit, ng mga nangangailangan, ng mga makasalanan. O, diba? Yan ang usong-uso at kayang-kaya nating gawin ngayon. Pagpiestahan. Pag-usapan lang natin sila. Mag-survey tayo tungkol sa kanila. Bilangin natin sila. Pero anong ginawa mo sa kanila? Anong naitulong mo sa kanila? Pinalabas lang natin. Ibinalita lang natin. Binilang natin kung ilan lang ang nagugutom. Kung ilan ang walang bahay. Pinag-usapan lang natin ang paghihirap ng iba. Pinagtatawanan natin ang pagkakamali at pagkakasala ng iba. Pero anong nagawa mo? Anong bago doon? Kaya nga, mga kapatid, pinasok ng Diyos ang buhay ng tao. Hindi lang niya pinanood. Kaya nung ang Diyos ay nagkatawang tao, lahat ay naranasan maliban sa kasalanan. Kaya alam ni Kristo, alam ng Diyos, yung mga sandaling naghihirap tayo, naranasan niya rin yan. Ang magutom, ang mahirapan, ang mapagod, ang masaktan. Pero naranasan niya rin ang maging masaya, ang mahalin, ang patawanin, ang paligayahin. Kaya nga ang Panginoon, kasama-kasama natin, hindi lang sa mga pagkakataon na tayo ay mahirap, nagugutom, may sakit. Nandun din ang Panginoon sa mga sandaling, ang saya-saya mo, hindi mo nga lang siya masyadong naaalala. Nandun din ang Panginoon, nung gumaling ka, ang bilis mo nga lang makalimutan siya. Nandun din ang Panginoon, nung nakaraos kayo sa problema, nung natapos ang pagsubok, nandun siya. Kasama niyo siya. Pero na-edsa puwera nga lang o minsan. Ito kuminsan ang kulang sa atin. Irespeto natin ang buhay ng bawat isa. Huwag natin lagyan ng lugar ang panghuhusga. Dahil hinding-hindi mo alam kung ano ang tunay na pinagdadaanan, pinaglalabanan ng mga taong kasama natin. Walang lugar ang panghuhusga. Walang lugar ang panghahamak. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. At hindi mo lubusang mauunawaan ang mga taong ito hanggat hindi natin tunay na nakikita. Hindi lamang ang kanilang saya, hindi lamang ang kanilang kabutihan at kagandahan, higit sa lahat, hanggat hindi natin nakikita, nauunawaan, at sinusubukang pasukin ang pinakamadilim, pinakamababa, at pinakamalungkot na sandali ng buhay nila. Magre-report po ako Thursday ngayon. Ay Thursday feeding program ng ating simbahan. Kaninang umaga ho, salamat sa ating mga security officers, sa ating mga responders, napakaaga nilang dumating, sabay ng buhos ng ulan, yung ating mga pinapakain tuwing Webes ng umaga ay dumating. Buti nalang nandyan sila, sila ay pinagbuksan naman ng pintuan, ng gate, ng ating simbahan dito sa ating Benedict Building. Kaya salamat sa ating mga security at responders. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid na ito. Hindi nyo sila kilala, pero pwede ba pasalamatan natin at sila ay pahalagahan din po natin. Hindi biro yun, ang aga nilang dumating para papasukin na sila. Kung hindi basang sisiyaw na naman sila. Ang ating pong mga napakain sa araw na ito ay umabot sa 339. At yan po ay dahil
sa inyong patuloy na pakikisa, pagbibigay at pagmamalasakit. Isang malakas na palakpak para sa ating lahat na nagtutulong-tulungan at nagpapahalaga. Alam niyo ho, kanina, meron tayong mga guest na mga, hindi lang sponsors. Ito pong ating mga, kung kayo po gusto ninyo, naisip ninyo, may ilan-ilan na pong lumalapit sa social service office. Pamilya, mag-asawa, magkapatid, nagwa-volunteer. Yung iba hindi lang mag-i-sponsor ng pagkain. Nakakatuwa ho, mas nakakatuwa. Yung mga sponsor na sasabihin nila, magbibigay din kami, maghuhugas ng pinggan, mag-aabot ng tubig. Iba, mas iba, kapag sinubukan mo silang sabayan, samahan. Ganda sa mga magulang. Hindi lang pera kailangan ng mga anak mo. Ikaw mismo. Ganon din sa mga anak. Hindi lang ayuda ang kailangan ng mga magulang mo. Ikaw mismo. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo, mapalad kayo. Dahil marami ang gustong makakita ng nakikita nyo ngayon. Marami ang hindi na nakarinig ng mga naririnig ninyo ngayon. Mapalad kayo. Ang topic ng ating katesismo kanina, kayamanan ang kalusugan. Kaya sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, yung meron, bibigyan pa. Yung kaunti lang, baka mawalan ka pa. Kasi sinayang mo lang. Ipinagdamot mo lang. Mga kapatid, sabi ni Kristo, hindi tayo pare-pareho ng alam. Yung iba, tinuruan. Yung iba, hindi natutunan. Totoo sa buhay yon. Hindi tayo pare-pareho ng alam. Tanggapin natin yan. Pero hindi ibig sabihin nun, karapatan mo na yon para hamakin ng iba. Hindi nga marunong mag-English eh. Ni wala ngang alam sa mathematics. Tandaan natin, araw-araw, mabuhay tayo, hindi lang ng may alam, kundi ng may pakialam. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, kanina ho, pagbuhos ng ulan kanina, nabasa ho yung mga ilang nasa gilid dahil kulang tayo ng tent, bubong, para dun sa ibang nasa gilid. Awa ho ng Diyos, may mga nakaisip din na kailangan nating dagdagan pa yon para sa kanila. Araw-araw, nabubuhay tayo ng maraming alam. Araw nabubuhay tayo araw-araw. Sana hindi lang ng may katalinuhan, higit sa lahat, ng may kabutihan. Huwag ka lang mabuhay ng may alam. Matuto ka rin magkaroon ng mabuting pakialam. Amen. Magsitayo na po tayo. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa ating pananalangin sa Ama. At ang ating pong itutugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo, nawa ay maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tigi 100 ani. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, nawa ay mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga mananampalataya, nawa'y magkaroon na higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos
at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan nating nawalan ng bahay at hanap buhay dahil sa bagyong Egay, ang mga patuloy na sinasalanta, ang mga rescuers at volunteers na tumutulong sa mga panahon ng kalamidad at sakuna, ang mga kababayan nating walang tirahan at maayos na pagkain araw-araw, ang mga kapatid nating patuloy na nagmamalasakit at tumutulong sa iba't ibang paraan para sa mga mahihirap at nangangailangan, at ang mga kadiboto nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasig sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksik kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikinalugod mong likain ang sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa bagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-iingat po kayo dahil masama pa rin po ang panahon. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi at sa inyong mga lakad. At pangalawa, ang simbahan ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon sa ating mga programa at gawain. Yung mga pinansyal na tulong pong ibinibigay ninyo,
nung pong nakaraan ay nagamit natin at hanggang ngayon ay patuloy na ginagamit natin, hindi lamang sa mga iba't ibang gawain sa ating simbahan, kundi sa mga estudyanteng ating tinutulungan, ang mga may sakit, ang mga namamatayan, nasa ospital, yung pong mga pinansyal na tulong po ninyo ay doon din natin nagagamit. Yung pong mga in-kind donations, kagaya ng bigas, noodles, delata, kape, tubig, sabon, doon po sa Benedict Building, doon sa may papila, nandun din po ang social service at ang disaster and relief offices. Yan po ang ginagamit natin sa mga bilangguan, sa ating feeding program, at kapag tayo po ay nagpupunta sa iba't ibang parokya, simbahan, komunidad, lalo na pag may kalamidad. Tayo po ay naghahanda na po para sa mga kapatid nating biktima at huwag na sanang madagdagan pa ng bagyong ito. Ipagdasal natin sila. Salamat po sa inyong mga tulong. Patuloy po nating aayusin ang ating lugar para sa ating iThursday feeding program, yung ating pagdadagdag ng bubong para sa mga kapatid natin na pinapakain. Sa inyo pong mga katanungan din sa ibang programa, maaari po kayong pumunta sa ating tanggapan. Salamat sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, kakulangan, pinipili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Huwag lang may alam, dapat may mabuting pakialam. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka Nazareno, nilulwalhati ka namin.